wala mang inilalabas pa na show cause order ang LTO sa driver ng PNP van na binakasan ng mga taga DOTR site at MMDA dahil sa pagdaan sa northbound ng EDSA Ortigas Busway. Tinibak na ng PNP sa pwesto ang sangkot na pulis. Ayon kay PNP spokesperson Colonel G. Fajardo, nakadestino ang pulis sa Police Regional Office 10 Liaison Office na nasa Metro Manila ang opisi. Bukod sa pagbumultahin, mahaharap anya sa kasong administratibo ang Police Liaison Officer. Pinaiisyuhan din ng DOTR sa LTO ng show cause order para pagpaliwanagin ang may-ari at nagmamaneho ng itim na SUV na naka-diplomat plate na dumaan sa parehong EDSA busway. Tinara ng DOTR SAIC ang SUV pero sa halip na tumigil ay humarurot ito patungong Santolan. Samantala, sinuyod ngayong hapon ng MMDA Special Operations Unit Strike Force laban sa mga sasakyang ilegal na nakaparada ang kahabaan ng East Avenue, Quezon City. Sa bahagi ng East Avenue Medical Center, hindi bababa sa 5 motorsiklo ang na-impound. Pinaiwan ni Strike Force Head Gabriel Go ang motorsiklo ng 67 years old na si Alberto Lobo dahil kailangan ng service pagkatapos makapaprostate check-up pero tinikitan pa rin ng 2,000 pesos. Mga four-wheel vehicle kabilang na ang isang bus, ang karamihan sa nahatak sa BIR at IBP Road, Commonwealth Avenue hanggang Fairview. Dinala sa Tumana impounding area ang mga sasakyan na ang iba ay sinakyan na may-ari habang nasa ibabaw ng truck para matubos agad. Paalala sa mga kaservisyo nating nakakalimot kung gaano kabigat sa bulsa ang multa kapag nahuli 1,000 pesos kada attended and illegally parked vehicle, 2,000 kapag unattended illegally parked vehicle, may hiwalay na 1,000 pisong multa kapag obstruction sa traffic ang sasakyan. Sa towing rate, Peter, sa first 4 kilometers, 1,500 sa light vehicle, 2,500 sa medium, at 4,500 sa heavy vehicles. Additional 200 pesos sa bawat succeeding kilometer mula sa lugar kung saan nahatak patungong impounding area sa Marikina. Ayon sa MMDA, ang total apprehensions ngayong hapon, 37 na mga sasakyan, 20 dito ang nahatak.